Sinisante na naman yung si, ano? Boss Jeff. Bawasan na naman ako ng tao. Okay. Nahawa nga ako dun sa empleyado. Hindi man lang yun ang pagtanggol sa sarili niya. Eh, sabi niya, sisinungaling daw eh. Nahilig daw gumawa ng palusot para makapag-undertime. Oo nga, Buboy. Pero sana man lang eh, pinakinggan niya yung tao. Tuloy, napaisip ako. Mahalin ko, bukas makalaw ako naman si Santi. Hindi, Father. Hindi, wala kang problema. Basta, alam niyo kay Bossing, kayo mo lang ng tama yung pinagagawa sa'yo at huwag kang gagawa ng kalokohan. Okay ka, yun lang. Ayan, yan ka na naman, Tay. Pinagtatanggol mo na naman yung amo mo. Sabi mo, malupit talaga yan. Siyempre, kaya lang, eh, karamihan talaga ng mga trabahador dito, kailangan talagang tiisin yung ugali niyan. Ang hirap ba nang maghanap ng ibang trabaho ngayon eh. Matanong ko nga kayo. Meron ba tumagal na empleyado yun si Boss Jeff? Oo, meron. Si Gwen. Kaya bumaba ang sales ng toy store ko dahil sa working attitude ng mga empleyado niyan. Ano? Akala nila manaloko nila ako? Dahil pilay ako? Ibinibigay ko ang lahat-lahat ko sa toy store na to. At hindi lang isang simpleng empleyado ang sisira nun. Baka naman kasi hindi na po masaya ang mga empleyado natin, kaya nagkakaroon po ng problema ang working attitude nila. Ang ibig mong sabihin nun? Hindi sila masaya sa palakad ko? Hindi naman po sa ganun, pero... Toy store ko to! Negosyo ko to! Ako ang nagpapasweldo sa kanila, dapat sila ang sumunod. Opo, pero... Don't stop! Tama na! Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Sinusweldohan kita bilang personal assistant ko. Hindi ko kailangan ang pwede mo. Sige na, umulis ka na. Tatay, totoo po ba yung sinabi ni Kuya Buboy? Talaga po bang malupit si Boss Jeff? Eh, anak, hindi natin alam. Pero mahirap naman siguro yung husgahan natin siya nang hindi pa natin siya masyado nakikilala. Hindi natin alam kung ano bang pinanggagalingan niya. At kahit sino pa siya, siguro bigyan natin siya ng pagkakataon na makilala natin siya muna. Sana po, okay lang po kayo kay Boss Jeff, no? Para hindi kayo masyadong mahirapan. Okay lang naman ako, anak eh. Siyempre, kailangan pag-usahin ni tatay ang trabaho niya. Para kumita naman tayo, kailangan ni tatay ng trabaho, di ba? Hindi naman kita pwedeng patirahin lang sa kalsada. Sana po, Tay. Hindi po kayo mahirapan. Anak, alam mo, di ba sinabi ko naman sa'yo, kahit anong hirap, kakayanin ni tatay para sa'yo. Ha? Huwag ka malikot, ha? Jose, yung dinner daw ni boss. Ah, oh, sige. Ihanda ko na po. Okay. O, anak, magluluto ng tatay, ha? Sige, ayusin ko lang yung ano. Kainin ni boss. Balitaan namin na si Mayor Enrique, alam niyo ba, papunta na doon sa presinto para bisitahin yung kapatid niya si Robert. Akin ang camera at mikropono. Ilabas niyo na, bilis! Exciting ba yan, ha? Siyempre naman, ano to, malaking iskop talaga. Oo. Ha, talaga? So talaga excited na excited kayo pumunta doon, ha? O eto, nandito na yung camera, nandito na yung mic. Tapos, isaksak ko sa baga mo kung may baga ka. Ha? Kayo mag-cover? Oo nga tayo. Parang buhay niyo naman ang magulo. Ayaw, hindi kami mag-cover. Kaya na! Kamjaman, bakit ka pumayag sila? Hayaan mo sila, Mami! Magandang araw, Mayor!
Totoo po bang kapatid niyo si Robert? Ibig sabihin po, may kinalaman kayo sa illegal na sugal dito sa atin? Sasagutin ko po lahat sa mga tanong niyo, pero hayaan niyo po muna ako kasapin ng kapatid ko, ha? Ah, pero, teka, ano mayroon po, po, tama na po. Tama na po. Sige, may tatanong lang kami. Ano kaya ang mangyari kapag nagkatagpo na ang magkapatid na yan? Oh, ayan na sila! Ayan na! Ayan! Hindi mo man lang ako nirespeto? Ha? Mayor ako na itong bayan na to! Dito ka pa nagkalat ang lagim! Sa mga iligal na sugal mo! Sakyan mo na lang ako. Ako bahala sa'yo. Simula ngayon, wala na akong kapatid! Mabubulo ka dyan. Wala na akong kapatid. Kuya! Kuya!